huling matest bago magpasko at dagsana sa iba't ibang terminal ang ilang Pinoy na uuwi sa kani-kanilang pamilya ngayong holiday season. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, 24 oras ang magiging biyahe, lalo pat inaasahang aabot sa halos 200,000 ang pasahero. Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph? Ato ang Pia, Paskong Pasko na at uwing-uwi na ang ilan nating mga kabababayan. Kaya dito sa PITX ngayon pa lamang, ngayon nagsisiuwi na sa kanilang mga probinsya ang ating mga kababayan. At ngayong 5 days pa lamang, 5 days pa bago magpasko ay yung ilang mga bus companies dito, fully booked na. Siksika na ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Parañaque. Pamilya-milya bumabiyahe na karamihan ay pabikol. Gaya ni Emmanuel na kasama ang mga anak pauwi. Para mag-vacation po. Doon na po mag-celebrate ng Pasko at ano, New Year. Sa parents? Ang kumpanya ng bus na ito na palate, fully booked na simula pa noong December 18 at hanggang December 28 na. Pero sir, pinapapunta namin dito yung pasahero 6:30 ng umaga para hindi po naiiwan. Ang oras po kasi natin ng departure is 7. Kaya pag 7, yes po, ng umaga, pag wala pa po sila doon, talagang may tendency na naiiwan ng ibang pasahero. Si Soraida, pauwi ng Mindoro pero ngayon pa lamang bibili ng ticket. Ba't di po gusto mo maging Pasko? Gusto po eh. Bakit? Eh siyempre para ipon-ipon. Para kasama-sama eh. Opo. Dito sa PITX may mga biyahe pa norte tulad ng Baguio, sa Bicol, Southern Tagalog at kahit pa Davao. Dito rin ang sakayan ng EDSA Bus Carousel para naman sa mga galing sa iba't ibang probinsya papunta sa mga syudad sa Metro Manila. Ayon sa tagapagsalita ng PITX na si Jason Salvador, inaasahan nilang aabot sa 170,000 ang mga pasahero dito sa PITX hanggang magpasko. So we will see this trend siguro hanggang Friday and then magta-taper off ng Saturday, Sunday and then the following week naman in preparations for New Year. Para hindi kulangin ng mga bus, nagpalabas na ang LTFRB ng mga special permit para sa inaasahang pagdagsahan ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. 24 oras din daw na bukas ang PITX kahit sa mismong araw ng Pasko at sa bisperas ng bagong taon. Pero mga drivers natin, yung operators natin, gusto rin naman nila mag-celebrate ng Pasko. No? So okay, baka okay. Sa 24 ng gabi, madaling araw, baka mabawas-bawasan yan. Sabi naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, ginawa ng DOTR ang lahat na makakaya nito para iwas sa gabal ang mga biyahe ngayong Kapaskuhan. We hope we have sufficiently addressed your travel needs. From buses to modern jeeps, from airplanes to trains, from sea vessels to private cars, we have deployed the full complement of personnel to assist you in your travels. We ask for the understanding of those who may encounter any inconveniences. We welcome hearing your unpleasant experiences so we can improve the operations of our current transport systems. Marami na rin ang tao sa provincial bus terminal sa Cubao, Quezon City. At maging sa Pasay, sa isang bus terminal, ilang oras na na-delay ang dating ng mga bus. Delay pa ng apat na oras, hanggang higit pa doon, sabi. Naglipa ko ng maaga kasi gusto ko makarating na kagad doon, hindi last 2 minutes kasi ang hirap. Wala eh. Ay magawa eh. Istis na lang. Ayon sa nakausap namin sa bus company, na-delay daw kasi ang pagsakay ng mga bus sa Roro pabalik ng Maynila dahil marami ang sumasakay na pasahero. Mahaba na rin ang pila ng mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Ayon sa kanilang pamunuan, naabot daw sa 40 hanggang 45,000 na pasahero ang dumating kada araw. Sa Jinsan, Magsoroy, Bakasyon. At sa mga oras na ito ay walang patid pa rin. Ito mga kababayan natin na uuwi, yung nakikita nyong linya ay yung mga pre-boarding, no? Yung mga nag-aabang na lamang na sumakay sa kanilang mga bus pauwi sa kanilang mga probinsya. At ayon sa tagapagsalita ng PITX na si Jason Salvador, as of 6 p.m. ay umabot na sa 107,000 ang dumating sa PITX at inaasahan nilang tataas pa yan habang papalapit ang Pasko. Atom? Maraming salamat, Joseph Moro. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad,
Pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.